What's up, Madam People? Alam niyo ba na nagsalita ay si Bulat Halosol? Sino po may-ari ng Eat Bulaga? Yan. Taga niyo yan. This is my second video. What? Garage. I have no gasoline, my friend. Hey. So, sobrang dami multistrada today. Hindi ko sure, bakit sila nag-multistrada? Sabi nila classic today. Saka sobrang layo ng mga ride namin. Saan ba tayo magra-ride guys yun? Malayo. For today, I'll be using Ducati Paul Smart. Tapos nalaman yun naman kung gaano kabilis magbago yung decision ng Euromonkeys sa mga ride. So before kami mag-ride, Antonio sana, tapos sana magkakalax kami. Tapos naging reverse palas. Tapos wag na lang daw Antonio, so nawi kami sa crosswind. Doon kami nag-ride pan kami. Konti lang yung mga members namin. Pag chinek niyo yung vlog ni Kuya Kim, makikita niyo yung mga collection ng Euromonkeys na mga bikes. So yung Euromonkeys, nag-band kami through motorcycle. Although madaming similar hobbies, may mga mahilig magkotse, may mga mahilig puro outdoor, puro activities usually. And then, pero yung common interest namin is riding motorcycle. So makikita mo kahit iba't ibang background, yung iba negosyante, iba entrepreneur, may ibang politician, may ibang actor, may iba celebrity, newscaster. May kita mo once na same interest talaga, iba yung camaraderie ng motorcycle riders eh. So sa tingin ko maintindihan to ng mga lahat ng nagmo-motor kasi alam niyo yung bonding niyo eh. But once na alam mong rider yung isang tao, kahit hindi kayo magkagrupo, nakasalubong mo lang siya, nakasama mo siya sa ibang lugar, iba yung bonding ng mga motorcycle riders. Thank you.
my first time on an adventure bike and comfortable and the speed is very effortless. Ano bro, saan ka galing? Kailangan ba susama ka sa... Pinawan ako kayo. Pinawan ako eh. Lamig! Anong nangyari sa Antonio's breakfast natin? Na shortcut na naman. Right there. Helmet. Balancing act na lang natin. Balancing act. Diyan ilan na ilan? Ah, yun lang. Hindi ko sure. Parang 12? 10? Safety protocol. Yun. What? Sa Euromonkeys, more on magsiset lang kami ng gusto namin puntaan, hindi naman specific kasi syempre karamihan kasi doon is it's either business owners, may mga ibang appointment, pinagkakasya nila talaga yung weekend nila sa family, sa friends. So minsan umiiksi yung ride biglaan. So ayun, lahat kami naman flexible sa ganun. And then sa skill level naman, sa Euromonkeys, talagang ini-impose namin na dapat at least makapag-California Superbike School. Bakit? Kasi at least once na nag-ride kami, or may mga gusto kaming ituro, or sitahin, or pansinin dun sa klase ng pag-ride niya, magkakaintindihan kami kasi same terminology. Mas madaling i-correct, mas madaling ma-improve once na na-pinpoint, oh, ganito ginagawa mo sa kalye, pwede mo bang subukan yung ganito? Yung vision mo medyo na fixate ka dun sa mga sasakyan sa harap, yung mga ganun. So yung skill level, hindi naman lahat sobrang bibilis na lahat nagtatrack. Yung karamihan sa amin nagtatrack, yung iba is para lang ma-test yung bikes nila, ma-practice yung skills nila. Tapos hindi naman lahat kumakarera, pero at least lahat kami medyo align kami kung ano yung tamang proper riding. Ilan na yung views nung YouTube nyo ngayon? Apat. 1.150. Well, I'm a newbie also on YouTube, but the secret to YouTube is regularity. Don't look at the numbers. And just post whatever you're passionate about and the content will follow. Content will follow. Content, nakakapagod. Don't think about the numbers. But if you're thinking of something that you're passionate about, like Reynolds riding, ay nako, punong-puno yan. Or, you can have more followers, Pornhub. Yes. May sinabi ko. Instant. Sabi mo ulit yung what's up, Madlang People. What's up, Madlang People? Siya po mayari na igulang. Ikaw, any advice? Ride every day. Ride every day. Episode, ito kasi biglaan din tong ride na to, eh kaso grinab ko na yung chance na makapag-produce ulit ng isa pang content, pero sana bala ko is scooter and underbow naman sa track. It's either Carmona or short track ng Clark. Kasi syempre madami nagbi-big bike, pero grabe yung dami ng nagmumotor sa underbow. Yung iba siguro nakikita na nila akong puro big bike kasi itong mga huling years ko sa karera, nag-focus na ako sa big bike. Pero nag-start ako noong 2004 hanggang 2012, kumakarera pa ako ng scooter and underbone. So, dun talaga galing. So, sana makapag-share ako ng mga how-tos or tips in riding scooter and underbone para makapag-share ng knowledge sa iba pang riders. So, thank you dun sa lahat na nag-subscribe. So, nakakatuwa. Hindi ko sure kung mas natuwa ako mag-produce ng YouTube content ko or yung mga nakita kong nag-PM sa akin, nag-share nung YouTube channel. So nakakatuwa yung ano, yung support. So thank you very much din sa mga nag-share, lalo na din sa grupo ko Euromonkeys, and then yung mga iba kong riding friends, si Nudge, at pilit ng pilit talaga tong mag-produce ako ng content sa YouTube. So thank you, share mo din yung ano, tinuruan pa niya ako paano mag-upload kasi talagang ganun akong ka-newbie. So thank you very much. So News Moto, Darwin, thank you for producing my first video, and then ito next video natin. So medyo naumpisa na mataas eh, kaya yun yung mahirap. So dati yung mga kasunod na content, at least ganong level. Right. Oh, saka man namin mahanap. Anong pangalan YouTube mo, tsaka ano, ng... So, Reynal Rosuelio. Tsaka TikTok.
ilalagay daw ni Darwin dito, Reynel Roselio, YouTube account. Same lang yon, Facebook, Instagram, TikTok. So, yun. Subscribe and sa tingin ko like. Kasi last time talagang literal sinubscribe lang nila. Pero thank you pa din. Like nyo din. Thank you. Showtime na. My nightmares, Texas to my nightmares, now we were down.